So what's up sa inyo mga lods? Welcome back sa JB Vlogs TV. And eto na naman tayo mga lods. Sa video na to mga lods, mag-tutorial tayo ngayon kung paano gumawa naman ng simpleng gorion, okay? Mini gorion na ano, na basic for beginners, okay? So etong gagawin natin, nakita nyo naman na sa caption tsaka sa thumbnail ko na gagawa tayo ngayon ng ano, ng dalawang dangkal lang na saranggola o kay gorion. So papakita ko sa inyo, syempre simulan ko na siyang kakayasin at papakita ko lahat ng ano, lahat ng detalye sa inyo para ano, malaman nyo kung paano. Kaya kung ako sa'yo, patapusin mo tong video na to para masundan mo siya step by step, okay? Pero syempre, before natin ito simulan, wag na huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking team Kapalipad na nasa aking description. Sa mga iba, kung naghahanap ka pa ng ibang tips pagdating sa saranggola na di mo mahanap sa aking channel, pwede mo puntan yung mga channel, mag-scroll up and down ka lang doon para makita mo yung gusto mong malaman, okay? So, ayan, intro na tayo mga lods. Let's go! Kaysa tayo mga lods, oh, ito yung sukat ng kawayan. Kaya medyo ano, madali-dali lang itong gagawin natin. So bagay na bagay ito sa mga ano, sa mga saranggola natin na medyo limitado yung ano, yung pagkukuha ano, kay source ng kawayan. Kunyari ikaw, hirap kayo sa kawayan, hanap ka lang ng kahit mga stick lang, oh. So ang sukat na ito, dalawang dangkal as may konting pasobra para, kasi mabibend pa ito eh, diba, kapag bibilugin yung kanyang ubo. Ayan, okay na to. Siguro ang kapal na ito nasa almost 2 cm. Saratin natin ito sa gitna. Ayan. Ito na yung pakpak. Isang bias lang siya. Gitna niya buko. Dapat pantay itong, ano, itong haba. Dapat ito yung pinakagitna niya buko. Susukatin nyo dito. Sa gitna ng buko. Hanggang sa dulo. Kung pantay. Para hindi siya magka-problema. Okay? Start na natin ito kayasin mga lods. Yung kayas nyo dapat pabilog, huwag paslat. Mas maganda kasi kapag pabilog. Kung pantay na mga lods, okay na siya. Dito niya nasimulan yung kayasin sa ano, sa gilid o kay sa dulo para mabend dito. At bumilog yung pakpak na pagano'n, okay? Tapos yung kanyang nipis mga lods, parang sa ano lang, parang sa ting-ting lang siya. So, hindi ko pa naano dito sa kabila, medyo makabal pa dito. Kayasin pa natin. Okay na? Ayan. So gawa lang kayo ng partner nito mga lods para syempre mabuo na natin yung pakpak, matapos na natin. Ayan. So yung kapal niya parang ano lang, parang ting-ting lang, parang dulo ng ting-ting. Manipis lang siya kasi maliit lang kung gagawin natin. Kasi kapag matigas yung pakpak na gagawin mo, baka dilumipad yung ano eh, gagawin natin na mini gorion. Okay na. So, kaya nyo lang, ganun din lang sa ano, sa isang pakpak mga lods. So, kung kaya nyo pantay, pantay. So, pero kung hindi nyo kaya na pantayin, importante, halos magkaparehas sila ng ubog tsaka nipis. Okay? Okay na to mga lods. Gawin natin.
Yan. Bilog na siya. So, next naman yung patindig, mga lods. Yung sukat ng patindig, siguro nasa ano lang. Sa maiksi lang siya. Isa't kalahating tanggal lang para sakto sa buntot. Kasi this na itong gagawin natin na buntot niya. Putol kayo ng ano, ng isa't kalahating tanggal. Stick o kawayan. Ito, pabilog din lang yung kayas na ito, mga lods. Dito sa bandang ulo sa itaas, medyo mas makapal ng konti. Tapos dito sa buntot niya, okay, sa puwetan niya, medyo mas manipis ng konti, okay? Para hindi mabigat yung buntot. Kasi kapag mabigat yung buntot, baka ikot yung saranggo lang kung pinalipad mo. Yan. Ito yung puwetan. Tapos ito yung bandang ulo. Pansin nyo, mas makapal ng konti. Okay. So yung buntot niya, isang tangkal, tapos eto, etong ano nyo, yung lalaki. Pwede na to sa dalawa, hatiin ko na lang to sa dalawa. Tapos yung kanyang kayas dito, mabilog din, medyo mas manipis kumpara dun sa pakpak para magaan lang, okay? Yan, okay na. Tapos, syempre yung ulo, mga lods, yung kakalimutan. Maliit lang. So, ito lang yung sukat niya. Ganyan. Parang ting-ting lang din yung kanya kapal, mga lods. Sister na natin siya ikabit, mga lods. Sinulid yung panali natin para magaan lang. Ayan yung pagtatali niya. Thank you.
na siya mga lods, oh. Ayan. So, white isda siya, napakit niya. So, papalatan na natin ito mga lods para matapos na natin, okay? Let's go. Tara, papalatan na natin itong ating bulilit na isda mga lods. So, gamit lang tayo ng ano, ng sandbag na manipis para hindi siya mabigat. Okay, gamit ng mga makakapal na plastic gaya ng plastic ng Shopee. Yung basta makapal na plastic kasi maliit lang tong guriyon natin, mabigat kapag yun yung gagamitin mo. Kailangan magaan lang kasi kapag mabigat yung papalat, di siya lilipad, iikot-ikot siya sa taas. So, eto yung bagay, yung mga sandbag lang na manipis. Tapos, since plastic yung gagamitin natin, ang pandikit natin, rugby. Kasi hindi naman kasi nadikit yung ano, plastic kapag yung gamit mo glue. Pero kung gusto mong ano, kung gusto mong glue yung, kung glue lang yung meron sa inyo na pandikit, wala kayong rugby. So, ang pwede yung gamitin na ano na pambalot is yung ano pambalot sa yema o yung yema wrap. Pwede yun kasi manipis din yun. Kaso nga lang medyo marupok. Pero mas maganda yung plastic kaysa doon. Kung low budget ka naman talaga, wala kang ano, wala kang pambili ng glue, wala kang pambili ng rugby. 'Di ba? Yung kulangot mo na lang. Hindi. Ulol. Kanin, pwede yung kanin siguro na pandikit sa guryo. Anything basta madikit siya sa ano sa plastic o kaya sa ano sa cellophane, okay? Tsaka kung katol yung gagamitin mo, medyo mahirap 'yun lalo sa mga beginner dahil ano kapag manipis yung plastic, ang bilis niya mabutas. Pangit yung magiging kalalabasan ng guryon mo, kaya mas maganda rugby para hindi siya mabutas-butas, okay? Start na natin 'to mga lods. Ikat lang natin 'tong ating plastic na gagamitin. Ito na siya mga lods, tapos na siya. Ayan. So, paparisukatan na natin para matesting na natin mga lods. Masyadong mataas, dapat sakto lang. Kasi kapag masyadong mataas, baka mag-dive siya. Mahirap pala pa rin ikot-ikot. So, ayan, testing na namin mga lods. Ito siya. Ayan. Lagyan mo na nga yung design para mas maganda tignan. So, tatry natin yung lilipad mga lods. Ayan, napaka-cute. Pakita ko sa inyo mabuti. Ito siya. Ayan. Isda. Pumunta na kami, dito lang kami papalipad sa bakuran nila Lola. Kaya may sumba pa yan, ayan. Maliit. Wow! Diba? Ako yung tutunog yan eh. Ayun!
Palitan mo yung tali. Mabuhay! Tayo, go. Umiikot na lang kasi maliit. Oh, kaya gigyan mo. Kita. Kita ba? Sandali. Malipot. Mga lods, oh, lumipad na, malikot nga lang, ay, may giling, oh. Ay, may giling? Oh, hindi giling, hindi giling, giling. Oo. Yan nyo, hilayin nyo, hilayin nyo. Hilayin nyo, yan. Huwag, huwag. Yan muna. So, lumipad na mga lods, yung pulilit natin, ang likot nga lang, kasi sobrang lakas ng hangin, di ba? Tapos sobrang lit niya. Yun, sabas-sabas yung nagkocontrol. Ayan. Tumayog na yung ating bulilit na isda. Bulilit. Maliit kasi. Maliit. Dahil mo. Ayan. Oh. Diba? Hindi, tama na yan. Baka sumirok. Diba? Lumipad na mga loads. Bali yung tali namin, ano, yung tansi ni Bosebot. Load nga yung tali, hindi niya mabuhat. Pang ano lang siya. Pang sinulid. Naghanap kasi ako kanina lang sinulid kasi wala akong mahanap kaya ito na. Ayan. Yan na lang lipad niya mga lods. Okay na siya. Kala namin kanina may kiling yung pala. Sadyang malikot lang yung kanyang lipad. Bibilan namin ito ng sinulid mamaya para mas maganda yung tali niya. Para mas buhat niya. Oh, layo na niya mga lods. Silulusan na namin ng sobrang layo. Ayan. Yung tali niya. Sabali ngayon lang ulit ako nakagawa ng ano eh, ng maliit na dalawang dangkal tapos lumipad, di ba? Kasi yung isang dangkal ko dati, ano, sumisirok. Ito dalawang dangkal, kahit ang lakas ng hangin, kaya niya, oh. Hindi siya pumabagsak. Ayan. So, ayan, hanggang dito lang muna yung video, mga lods. Success na palipad na natin yung ating dalawang dangkal na isda. So, comment na lang kayo kung gusto nyong gawan natin to ng part 2 na kanyang paglipad, okay? Kaya kung ikaw bago ka pa lamang sa aking channel, huwag daw mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para always kang updated sa mga video na i-upload ko. So, see you on my next vlog mga lods. God bless.